Matindi rin ang pinsalang tinamo ng bayan ng Patanungan. Ito po ay sa Quezon Province kung saan unang naglandfall ang bagyong Ulysses. Pinadapa ng malakas na hangin at ulan ang mga puno at pananim na kabuhayan po ng ilang residente. Wasak din ang maraming bahay. Ang iba, halos wala nang natira. Pahirapan din ang komunikasyon noon dahil nawalan ng kuryente sa lugar. Halos ganyan din po ang sitwasyon sa Polillo Island. Bukod sa mga nasirang bahay at nagtumbahang mga puno, nasira rin ang ilang bangka. May barko pang sumampa sa Baywalk. Sa puntong ito, makakausap po natin sa pamamagitan ng telepono si Ginoong Roniel Pamatian ng Patanungan Quezon MDRMO. Sir Roniel, magandang hapon. Welcome sa QRT. Magandang hapon din po, sir. Magandang hapon po, sir. Sir Ron, unang-una, hingi po kami ng update. Ano ho? Ukol sa kalagayan ng inyong mga kababayan dyan po sa bayan ng Patanungan. Makaraon pong manalasa itong bagyong Ulysses, sir. Ayan po, yung bagyo itong Ulysses ay may, pwede po namin ikumpara sa bagyong Rosing kasi yun po yung ano, yun, that time na nasalanta po talaga ang Patanungan Quezon. Kung mapapansin niyo po din sa mga larawan pong na ibigay ko po ay walang-wala po talagang natirang dun sa mga bahay po natin. Ultimo po yung mga pananim, yung mga bangka po natin ay sira po. Batay nga po dito sa larawan at video na inyong pinadala, Sir Ron, ilang pamilya sa inyong tala ang lubos na naapektuhan ng bagyo na ito, sir? May initial report po sa akin na 524 families po at 1,939 individuals po ito. Ano pong klaseng tulong ang natatanggap ngayon ng ating mga kababayang apektado dyan, sir? Ngayon po, pagsamantala po ay nagkaroon po kami ng damage assessment at dun po ay binabigyan po namin sila ng pansamantalang relief goods po. Ngayon po, ang mga nawalan pong tirahan ay tumutuloy po ngayon sa mga schools na medyo ayos pa pong pagtakpukan o maging evacuation center po natin ngayon. Sa inyong tansya, mga nasa ilan na mga kababayan po ang nasa evacuation center at kailangan lumikas po ngayon, sir? Bali po yung may partially damage po kaming ano na mga bahay, ito po ay mayroong 372 pong pamilya. Apo, go ahead, sir. Ayun po, na may 372 pong pamilya sa bawat barangay po ito ay siguro po kasi po yung barangay Gusdak po yung pinakang affected po namin. So, yun po medyo madami pong affected po namin ano. Mga residente po. Sapat po ba ang resources ng municipal government para mapunan po ang pangangailangan ng ating mga kababayan ngayon? Ayun nga po ang aming problema rin kasi naubos na po ang pondo namin dahil po sa COVID. Ngayon po ay ilang bagyo rin ang mga nagdumaan din po sa amin ay nagagamit din po namin ang aming disaster funds. So ngayon po ay kakaunti na lang po talaga ang natitirang pera para maitulong po natin sa ating mga kababayan po. Sa mga nakasubaybay po ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ano po ang pangangailangan nyo dyan, Sir Roniel? Ngayon po ang aming priority needs po ay mga yero po at mga housing material, malinis na tubig, pagkain, hygiene kit po. At kung maaari rin po ay yung mga pananim at saka mga yung bangka po para mabalik po natin po yung kabuhayan po ng mga taga-Patanungan po. Sakaling may mga gusto pong magpaabot ng tulong sa inyo, papaano po nila gagawin ito, sir? Pwede niyo pong kontakin si Ginoong Eugene Luces po sa numerong Ticket lang po ha. Tingin po yung number. And sa numero pong 0927-8534523. Ang supply po ng kuryente at tubig, kamusta, sir? Bali po, ang supply po ng kuryente po namin ay pasamantala po yung shutdown po dahil tatlong post
13 poste po ang pag-struck po ngayon. Estimated po 2 weeks po bago po kayo magkaroon ng kuryente. Sa tubig naman po, ang aming bayan po ay first level lang po ang aming ano, ang aming water, potable water po. Ang linya ng telekomunikasyon, Sir Roniel? Sa ngayon po, medyo mahirap po ang, pwede ko po ba sabihin yung kumpanya, yung Smart po ay wala pong signal, tapos po ang Glow po ay poor connection po. Okay, sige ho, sana'y makarating sa mga kinaukulan. Ano, sa madalit sabi, ilang porsyento ho ng buong bayan ng Patanungan ang pinerwisyo ho ng bagyo na ito? Halos 75% po eh, yung na-damage po sa amin. Mm-hmm. Opo, opo. 75%. Oh, sige po. At kung sakali ho. Okay, sige po. Mga kapuso, si Ginoong Roniel Pamatian. Siya po ang chief ng MDRMO dyan po sa Patnanungan, Quezon. Sir, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat. Magandang hapon din po.